Yo, what up? This is Mighty Mike. Yo, welcome sa aming vlog, sa Roma Gang Vlog. At kasama ko ngayon, syempre, Black Shack. At wala na akong santuhin. Simulat sa pula ko'y pikun sa inyo. Inakalang matatapang kaso walang takot sa inyo. Pag pinatulan magulang rin na makakaharap mo. Mga pa cool kid, literal na mga bata pa kayo. Oh, yun lang, di ba? Bilis lang. Shit, man. Bilis lang, man. Shout out, Dave, man. Yan. Yeah. Yeah. Yung green. Yung green tayo, yung green. Tayo to. Ito pala tayo. Pero wala. Tanda mo, ikaw na sunod ah. Kumusta mga kumpol na pabira? Kumusta mga kumpol na pabira? Yeah. Kumusta mga kumpol na pabira? King pa sa mga kupal na pabida. Pagilitan, kabalitan ng mga kupal na pabida. King ko pa, delikadong iba. Sa araw ko nang hintayin ang aking matay magbili. Baka makarning biglat wala na akong santuhin. Simulat sa pula ko'y pikon sa inyo. Inakalang matatapang kaso walang takot sa inyo. Pag pinatulan magulang rin ang makakaharap mo. Mga pa-cool kid, literal na mga bata pa kayo. Yeah, magpapera po mera tapos gumera. Di ako nandito para lang makikare. Di ikaw ang bida, kaya huwag kang itsapwera. Matagal na kitang nakikita sa aking propesya. Napasugo ng sagad, napadeep throat. Tinit na ang laban, daming katamaan parang heat stroke. Kontrolado ang laro, di na kailangan cheat code. Huwag mo na andayin na ako'y mabis mo. Kami yan niyon na di nyo makilala. Huwag kang pakupal-kupal, baka di ka paabuti ng umaga. Huwag mo nang subukan, baka manginig pagpinatulang. Alam mo naman eh, meron tirang banata, walang patutunguhan. Para to sa mga kupal na babida-bida. Kumakalat, pilipita, kitang-kita sa mga mata kong ito. Sistema niyong baliko, di ako nagbibiro. Lumayo-layo kayo. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Pagpilitan ng mga pakul. Aapiran sa mga magasiga. King ko pa sa mga kupal na pabida. 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 Yeah. Parang tain na medyo yeah. Mag- Here we are, Roma Gang. See, the Tiguan, Tiguan. Gasometro move. And subscribe our channel. Yo, it's your boy Gabs. See you, man. Hey, what's up? Race. Yeah, wait. Titingin kayo sa akin. Hindi pala sa camera para. Hindi sa akin. Game. Dai, dai, tingin. 1, 2, 3.
2, 3, let's go! Auguri mi fratello, adesso famo macello, oggi è il compleanno tuo, quindi fai pure bordello, quindi rappresentiamo Roma, famo sentire semo, perché questa è questa cazzo di vita che cazzo volemo, quindi famo tipo il successo, musica ed eccesso, quindi stiamo un po' tranquilli quando scrivi pure al cesso, quando stai tipo là, tipo intrippato, stai là però dentro quel libretto ti hai dato tutto il fiato, quindi tipo spirito, adesso non capisco manco perché in questa merda tanto no, critico, quindi adesso tocca a Kilios bro, voglio un po' sentire questa roba italiano, che italiano, cazzo c'hai da dire adesso bro. Oh, ma perché italiano? Dai, mi metto sempre in ballo bro, ogni volta che c'è stato ti metterò sempre in ballo. Change. Yo, binabay na dahan-dahan ang aking maskera. Ang kalaban tila ba sila ay nawala na. Akin ang buga, lahat sila'y bigla nang namatay. Ang mga natirang buhay, bigla na lang merong saklay. Ah, sila'y napilay, sila'y kinaluwa. Eto na, di na ipa ang aking mga dura. Pag ako ang dumura, kayo ay nalalapnos. Ang iba ngayon, para ba naman mga panos na aking iniulam? Bakit ba naman may kulang? Ang iba parang tila ba naman namang kukulam? Ako na ang may mahikang iti. Dala-dala ko ang mahikang malaging Roma King! Roma King! DJ, let's go, let's go! Give me some, give me some, give me some! Let's go, let's go! Muli na naman ako na napadayo, di para makipagpaangasan, makipagtalo. Sa mga nakasama ay hindi na nakontento, kaya kahit pa pa pinilit nawawala pero ibabalik ng pilit. Hindi ako kagaya ng iba na sumisingit sa pila, pero bakit nang ganon di pa magdadae? Kahit anong gawin nila ako'y mananatili. Nakatayo, hindi ako magpapatinag sa mga peke na pilit. Humakarang tumitibag sa akin, hindi ako nagpa-apek sa ilan. Kahit ganon ako ay nanatili dito at bilang sa daliri ang nais na natili sa aking paligid. Hindi na ako pato na kanso, no! Ah, porco Dio, te la dico io, ti vado con il freestyle e ti faccio capire chi sono io. Io conosco Mike, il sous chef, e te lo dico, sono meglio di un maestro. Bro, Siamo a centro, leg nel mio caso di sapello. Sana umakabahan na ang usok dyan. Manggi. Leon. Let's go. Dovrei fare? Sì. Questo fra mi fa male. Cazzo, sto sempre a guardare. Yo, bro, te lo dico mio zio, te lo dico, non mi guardare. Porco Dio. Alza la voce. Africano, e tu sei filippino. A me mi hanno detto che te c'è il cazzo fino. No, non è così, mi sono detto a me zio, e tu mi stai abbassando, io sto cantando. Sei innocente, io lo so, perché Dio le luci blu, no, sono le volanti della... Oh, cazzo! Cazzo, la polizia! No! Cazzo, sono vigili del fuoco, cazzo, io sono... I pompieri, ecco, spengono qua. Il fuoco. Danny Gets on fire! No, cazzo, è finita, porca troia. A roba mia? È finita, sì, a roba... Adesso cambia. Ok. It's my turn. That's my life. Arigashi. So, that's my boots. Sono sempre qua, piano cantando. C'era pure qua Marco che mi sta guardando con il freestyle. Vieni qua, fai vedere il tuo style. E poi lui ti sta riprendendo, porco Dio. Vieni qua, dai, ti sei fatto crescere i capelli.
Non sembriamo tutti più svegli. Dai, sono negro 1, 2, negro 2, porco Dio, siamo 2.0. Sono negro vero, con me accanto. E non ci provo, cambio. Adesso ti piazzami. Non ce l'ho di mezzo metro, bro. Sono negro. Sembra di essere SGR e dico che c'ho il cazzo grosso. Ma ti fai vedere. Fai vedere. Oh, ma dai, dai. Let's go, Tutti croci. Hanno scrociato. Non hanno fatto vedere che ce l'ho grande come un menomato, perché quando arriva il sangue all'osso non so se è il biscotto. Ah, e te l'ho detto pure all'osso. Yo, e sto facendo il tuo video. Porco Dio, sono un cretino. Yeah. Non mi danno quello che è bravo, me ne sto solo sempre stato più bravo di quelli che ne sono mai. Oh, shit! Flex! Let's go! Pesi massimi! One! Two! One! Let's go! Get lui! Get out! Tsaka iba, dating sa akin ng tama. Noong una kong nakita, paningin ko ay bulag na. Ano ba klaseng meron ka na malabong makita sa iba? Matalino, madiskarte, tas sobrang sexy pa. Yeah, nagsimulang lahat. Nagsimulang lahat. Nagsimulang lahat. Yeah, ay, 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 Yeah. Nagsimulang lahat dahil sa like. Mga larawan mo pinusuan ko, love at first sight. Pinag-isipan susulatin ko, sana mapansin. Hindi ka sana tulad ng iba, puro lamang sin. Kinab... Ang lakas sa ata, pre. Ang lakas sa'yo. Oo. Ulitin natin. Okay, sige. Pero yung baba pa. Yum. Game. Yo, what up? This is Mighty Mike. Yo, welcome sa aming vlog, sa Roma Gang Vlog. At kasama ko ngayon, syempre, Black Shack, Kilios and Kiko in the house. At yes, makikipagkwentuhan tayo sa kanila kung ano ang mga background nila about sa music dito at sa eksena dito sa Roma. Yes, nasa aking kanan, syempre, Kilios. Kilios, saan mo nakuha yung rap name mo na yun? Bakit Kilios? Bale, nung first time kong nag-battle, ilang taon yun? Mga 10 years ago siguro, yung mga pa-event nila Rave Fate. Bale, yung pagtanong sa akin, anong isusulat kong pangalan mo sa listahan? Sabi ko Francis, kasi wala ko ibang maisip eh. Tsaka sabi niya, hindi pre, AKA dapat, AKA. Eh, yung sa exact moment na yon, naisip ko, papatayin kita sa mga bara ko. Kaya, kill you, pero ginawa kong O, tsaka nilagyan ko ng Z, kaya Kilios. Yun. Ayun, oh, Kilios. Dun pala yun, na-invento ang yes, kanyang yes. AKA. Yung kay ano naman, Utol, Kiko, galing talaga sa ano niyan eh? Galing talaga sa pangalan. Sa pangalan Francis, Kiko. Patulad ng ating idolo, Francis Kiko Magalona. Ayun, bali ang tawag sa akin nung bata ako, Iko. Pero yun, binaliktad-liktad ko lang yung mga letter, kaya naging Kiko. Kaya yan, Kiko. Solid. So yung ano, yung Black Shack, sino yung mga member niyang Black Shack na yan? Ang unang-unang member ng Black Shack, bali si... ang unang-una talaga nag... tayo ng Black Shack si Casey, si Rave Fate. Yan ang mga unang-unang original ng Black Shack. Pero... Shout out kay Randy.
shoutout kay Randy. Kaya nawala kami ng matagal-tagal, kaya ngayon lang namin na kapamilya. Naibalik ang Alon. Ito, ngayon ang anim kami sa Black Shock ngayon. Ako si Kilios, si DJ, si Aaron, si RM at saka si CJ at si Makoy. Bale, pito o anim? Pito. Pito kami ngayon. Kaya dapat subaybayan nyo yung mga yan. Solid. Kailan ka ano? Kailan anong year ka nag-umpisa saka sino yung mga nag-influence sa'yo para pasukin yung rap? Nice question. Bale, nag-umpisa ako dati bata pa ako nun eh. Sabihin natin na inspired ako sa mga gawain rap kasi yung dati-dati pakanta-kanta lang ako, ganyan-ganyan. Tapos sinubukan kong mainig ng beat, napagtripan ko yung beat. Yung first kong kanta, yung uso pa yung It Might Be You. Yung Baby It's You, I've Been Waiting For All of My Life. So parang ano, gumawa ka ng kumbaga rap version nung kanta na? Ni-revive ko sa rap version. Tsaka hindi ko pinalabas kahit saan na platform. Kasi nung dati pa, diba, mga cellphone pa natin, yung mga memory, mga 15 megabytes, ganyan-ganyan. Kaya palabas sa MP3, pasa-pasa, ganun-ganun. Tapos, una akong kanta, Hulog ng Langit, na pinalabas ko sa SoundClick. Anong year yan? Anong year? 2008? 9? 6? 7? Di ba lang? Influences, yung mga, kumbaga, mga idol mo sa foreign at saka sa Tagalog noon, nung nag-umpisa ka? Nung umpisa ako kasi di pa kumakanta masyado din ng Tagalog. Pero nung naumpisa ako na makinig ng rap music, sila Kawayan, sila Cars One, sila, sino pa ba? Tuglax, sila, yun. Yung mga tipong ganun na sound. Sa mga sinabi mo, alam natin, mid-school to si Kilios. Ikaw, Utol, nung nag-umpisa ako mga 2010, 2011, nag-umpisa ako na mga kumanta ng Italiano dahil tinignan ko muna kung ayos, kung magugustuhan yun. Nagustuhan hanggat sa hindi naging Tagalog rap. Yun, naging dire-diretso na doon hanggang tinayo ang Black Shock. Doon, patuloy-tuloy na kami doon hanggang nakapasok sa mga label. At sa Tugmaan Records at doon nakasabay sa madaming mga idol, mga talagang rapper na solid katulad nila Estra, katulad ng nila Makwan, mga gagong rapper. Sawa nga pala. Shoutout mo lang sa Oasis. Wait lang guys at matawa. So ayan, no, abang kinakausap niya yung ganyang misis, no. So yung Black Shock pala Tugmaan Records. Ang alam ko yung Tugmaan Records. Kwentuhan mo lang kami sa background niyang Tugmaan Records. Alam ko ano yan eh, 'di ba hawak ni Makwan yata yan, ano? Makwan, hawak ni Makwan. Tsaka yung hawak, yung sabi natin underground ng Sandamukal yon. Hawak ni Makwan tsaka Tugmaan Records, kira mo? Tugmaan Records, kami, anong kirawa mo? Sinong sinong grupo natin? Oh, no, oh. Tugmaan Records, ano lang, sa Black Shock, si CJ, si Stilo, si, ang dati namin kagrupo, si Stilo, si Ella, yan, si Rave Fate, si Panga. Tapos, wala, no, medyo nagka-pamilya, nagka-trabaho, kaya medyo nalaylo kami sa pag-rap. Pero ngayon, binenta ko yung setup ko. Babalik na kami mga kapatid. Yes, so abangan niyan Black Shock. Marami silang bagong ilalabas, marami silang bagong members ngayon. So pag-usapan natin yung mga bagong members, no. Teka lang, bago yung bagong members, na banggit mo si Stilo, no. Si Stilo kasi ang alam ko, kwatrong sulok yan eh. So hindi natin alam na ano, konting history na Black Shock pala dati si Stilo. So kwento mo tol. Bali si Stilo, kasi si Stilo sa amin dati yung talagang madaming tempo, madaming time para gumawa ng kanta, gumawa ng mga bagong project. Kaya siya yung pinapambato namin dati. Siya yung nagdadala talaga sa Black Shock. Dahil nga kami may trabaho, may
madaming iniisip, kaya siya talaga ang nagdadala sa amin noon. Kaya madaming malaki yung utang na loob namin kay Stilo dahil talagang nasabayan niya, nakayanan niyang sabayan ng mga project, mga binibigay sa kanya dati ng mga Tugmaan Records, mga Sandamukal. Kaya saludo ako kay Stilo. Paano siya napunta sa ano, sa Kwatrong Sulok? Isang araw naisipan ni Stilo na siguro na naisip niya na kayang-kaya niya, na meron naman na siyang alam, kaya nagpundar siya ng Kwatrong Sulok na mabangis din, puro mababangis ang mga rapper. At yun, kayo din, Kwatrong Sulok, bumalik na din kayo at tinihintay kayo ng Roma. Yun, so shoutout sa Kwatrong Sulok. May kanta pa kami niya ni Stilos pero hindi pa na i-release eh. Sana hope ma-release natin yan. Maganda rin yun, solid din yung kayong kanta namin. Yung binanat ko dun sa ano, sa yung sa vlog sa Gatsometro, i-recordy, yung verse na inano ko, yung kasama sa vlog natin, yun yung si Stilo ang kasama ko ron. Yung kasama din si Dragon? Hindi pa yun. Nasa... Kabilo. Kaya Sti, balik na Sti at iniintay ka na. Ipalabas mo na pare. So yun, nasa kanya na lahat. So releases na lang ano. Then sabi ko rin sa kanya noon na ano, sige, gawa natin ng music video, yung simpleng music video. Sabi ko rin sa kanya ganun. Dahil nung naririnig niya na nag-active din ako noon, yun, humingi sa akin ng collab. So sana, hope marinig natin yun, marilis natin yun. So medyo panis na yung tira doon, pero okay lang. So yung... Solid yun. Balik tayo sa ano, sa... yung mga bagong members ng Black Shark, pakilala nyo yung mga bagong members natin. Mga bagong members namin ngayon na ni-recruit ay si DJ tsaka si Aaron. Tsaka na-recruit namin sila kasi yung timbro ng voice, yung flow, unique. Yung bawat two bars nag-iiba ng flow, guys. Yun talagang hinahanap ng Black Shark. Yung paiba-iba ng fantasy, paiba-iba ng flow, tsaka maganda yung bosses kasi yung Black Shark na originally pang kulog, 'di ba? Ngayon nag-recruit kami ng dalawang soft at pwede rin silang pangkulog. Yung pag-recruit namin sa kanila kasi maganda talaga yung aura, kumbaga, sabihin natin. Yung dating ng paggumagawa sila ng kanta. Tsaka nakita namin na pursigado sa mga ginagawa nila, kaya why not? Magtutulungan tayo lahat. Yan. Ang masasabi ko, hindi ako nahirapan sa pag-decide sa pagpasok sa kanila. Dahil dalawang parehong talentado. Ang lalamig na mga boses. Sobrang gandang gawan ng mga kanta, ng mga project na kakaiba. At meron na, madami silang nakakasan na kanta. Madami silang ilalabas. Kaya sana subaybayan nyo yung dalawang yan. Si DJ at si Aaron, mga kapatid, yan, mga malulupit na lalabas ngayon ng Black Shark Records. Kasama namin dyan si Makoy. Si Arem. May member pa kami na sa Pilipinas na low-key. Very, very low-key. Pero siya ang isa din sa mga susi sa amin. Yung member namin na low-key din na tiga Tondo. Si Arem. Na nasa Pilipinas ngayon pero tiga Roma yan. Nagbabakasyon lang si Arem. Naibit ng pandemic. Bilisan mong umuwi dito at madami naghihintay sa yung mga project. Lalo na ikaw at hinihintay ka din ng iba. Yes, so si yun o, yung nabanggit nila si Aaron, o, narinig ko na rin yan, na talagang napahanga rin ako dahil talagang new school, talagang iba yung tunog, na talagang palaging-laging may bago. Pag-usapan natin si Makoy, tol. Kailan napasok si Makoy? At paano napasok? Bale si Makoy, ano, matagal nang sumusuporta sa Black Shark si Makoy. Matagal na akong kilala si KC. Kaya yung mga dating nilalabas namin, alam niya na pinapakinggan niya 'yan. Kaya pag nagkikita kami, palaging sumasaluto sa amin. Oh, solid ang Black Shark. Kaya nung itong napag-isipan namin na ibalik ang Black Shark, nakita ko yung ano niya, yung sikap niya, sariling sikap niya. Kaya napag-isipan namin ipasok din si Makoy sa Black Shark dahil matindi ang timbre. And it's worth it, guys. It's worth it. Worth it talaga.
sobrang-sobrang halimaw. Halimaw ni Makoy pag nasa harap ng mikropono. Kaya talagang worth it talagang pagpapasok namin kay Makoy sa grupo. Baguhan lang si Makoy pero veteranong bars. veteranong bars ang talagang binibitawan ni Makoy pag gumagawa. Nice. Si Makoy nakita ko na yan noon eh. Kung naaalala niyo yung ano, yung 'di ba yung spit it out? Na battle na yan si Makoy doon, nakita ko na yan si Makoy doon. So, yun, marami tayong aabangan sa Black Shack. Ang dami nilang members. Marami silang pasabog na ilalabas. So, yun. Pag-usapan natin ano, kung naano nyo yung sa Pilipinas, may yung eksena sa Pilipinas ngayon. Merong parang nagkakaroon ng alitan yung tungkol sa new school saka old school. Dito wala naman kasi yun dahil dito sa atin sama-sama tayo. No? Nakikita nyo kami. Sama-sama kami, vibe talaga, wala yung ganung old school, new school. So, palagay nyo kung ano yung ano, reaction nyo, kung ano yung ano dun nyo sa issue na yun. Yung para sa akin, about old school, new school, no school, paras-paras na naman. Yung para sa akin lang, respeto lang. Kasi yung sinasabi nila, dapat nire-respeto yung mga old school kasi dun nga diba nang simula. Pero, sabay-sabay naman din tayong umuunlad, di ba? Sabay-sabay sa hakbang, kaya ganyan-ganyan. Nirerespeto naman yung old school, pero dapat irespetuhin yung mid school kasi own work mo din yan sariling trabaho mo rin yan. Gusto mong gawin yun, di gawin mo. Dahil yung magkakaiba, ng, yung paiba ng sounds, yung kasi di ba music is evolving. Parang Pokemon, de joke. yung kaya yun, dapat respeto lang sa mga sariling gawain. Old school, mid school, may respeto pa rin kami sa old school kasi doon nga, di ba, nang galing. Pero, wala naman ding, nga patas lang naman din. Che, there's no issue for me, I don't know. Che, tol, anong palagay mo dyan? Para sa akin, ano, para sa akin, old school, walang makakatumbas sa old school dahil kung walang old school, walang new school eh. Pero, para sa akin, ngayon, dapat lang pagbalansehin yan. Pagbalansin lang dahil cheto may mga old school na ayaw matumbasan, may mga new school na ayaw sabihin na walang kwenta mga yan, kaya dapat lang pagbalansehan. Okay, old school, tumbasan, balansehan. Wordplay, you know. So yun, no, yun ang kanilang No, para sa akin ano, talagang wag dapat paggawan ng problema issue yung old school, new school. Para sa akin talagang kailangan lang balance yan yung mga yan. Wag kakalimutan ng old school, wag babaliwalain ang new school. Para dapat reference mo yung old school. Balance lang. Combined para, with the mid school, yan ang new school. Yun, so yun. Para sa kanila, balance lang dapat, no? Sa akin naman, wala sa akin yan. Dahil, hindi, ako kasi ano eh, from tape hanggang digital, nandito pa rin ako eh. So, hindi ko matatawag yung sarili ko na old school, hindi ko na matatawag yung sarili ko na new school, kasi nandito pa ako eh. So, sabay lang sa alo. Oo, natahak ko yung, ano yan, yung... Dapat kayang pagbuhulin. Pagbuhulin. Pero yung style ko mula noon, tol, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi, sabihin natin nagbago ng sulat o nagbago ng ano. Pero yung style ko talagang ganun pa rin. Oh. O, ganun pa rin yung style ko. Hindi na ako yung nag-melodic o nag-mabilis. Hindi ako... Kung ano yung style ko noon, yung pa rin ako hanggang ngayon. At ano, yung sa mga foreign ano natin, mga English rap, sino mga tinitingala mo dyan? Sino ba naman hindi magkaka-idol kay Chris Brown? Mm-hmm. Di ba? Chris Brown, The Game, Wiz Khalifa. Hindi kasi ako nag-ano masyado ng English, ng American music. Pero para sa akin si Chris Brown, the best. Mga foreign rapper tol na idol? Siyempre, idol natin, sila Snoop Dogg, Dr. Dre, okay, diba? Mga old school talaga na hindi makakalimutan. Mga, sabihin natin baguhan, DMX. Sila Kendrick Lamar, sila Russ. Yan ang mga dapat subaybayan nyo palagi dahil yan ang mga mag-idea sa inyo kung paano nyo bigyan ng linya, ng timbre yung... Kung gusto niyo mag-rap,
madami kayong matututunan dyan sa dalawang yan. Pero lalo na sa mga old school na sila Snoop Dogg, sila... Yan, mga sila Dr. Dre, you know what I'm saying? Spinashy, Spinashy. So, na ano natin na yung Black Shark, galing sa old school yan eh, no? So, matagal nila sila sa scene. Sa palagay nyo, sino sa mga nakakasama natin sa mga Roma Gang na yung palagay nyo na tatagal hanggang sa kung hanggang saan kayo ngayon o malalagpasan pa rin kayo? Sino dun sa mga bagong member ng Roma Gang? Para sa akin, si LJ. LJ talaga solid, pre. Solid. At kitang-kita yung ginagawa niyang sikap para magpakilala, para ilabas ang talento niya. Kaya suportado ako kay LJ. Kahit anong klaseng tipo, kayang-kaya niyang sabayan, freestyle, on the spot. Saludo ako sa iyo, Tol. Kaya pagpatuloy mo lang yan. Sige, Tol. LJ aside, pre. Ipahin mo naman. Oh, pre. Tol, hindi, Lol. May mga, yung bawat outing natin, pre, may mga nakita ako talaga, may mga potential tulad ng karamihan sa 00146, pre, yung sa 00146 nga. Ito lang sa Extra T, sina Wisdan, yan. Tsaka, panapanahon lang yan sa tingin ko. Dahil lahat naman tayo magaling eh. Panapanahon lang talaga. Tsaka mga V-Lanes, LJ nga, tsaka sina AJ, di ba? Shoutout sa mga yan, sa B-Lane, sa 00146, sa buong Roma Gang. Yo, yeah. Tuloy nyo lang kung ano yung nasimulan. Dahil etong mga to, hindi natin alam kung hanggang kailan sila hinto. Ako, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. So, kayo, ano na, kumbaga. Yung panahon, ipagpatuloy nyo lang yan dahil kailangan mag-ingay. Kailangan natin mag-ingay, kailangan natin ipakita yung kayang-kaya natin. Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong tumigil. Ayun, masasabi ko sa mga new ano natin, lalo sa mga Roma Gang. Ipagpatuloy niyo sana yung ano, yung nasimulan natin lalo ngayon. Dahil ako hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Dahil ako sineshare ko sa kanila ngayon yung aking experience, yung aking talent, kung paano yung diskarte, kung paano gagawin yung ganito, tinutulungan ko sila. Dahil hindi ko alam kung ano eh, dahil ako matagal ko nang ginagawa to. Halos higit kalahati na ng buhay ko ginagawa ko to. So, hindi ko alam kung kailan ako i-exit, pero ibinibigay ko sa kanila yung, kumbaga, pinapasa ko ngayon sa kanila yung kaalaman. Paano yung diskarte. Na, yun, sana yun, ipagpatuloy nyo yun yung ating nasimulan. Dahil importante naman dyan, yung bonding natin, yung, di ba? Angat natin sabay-sabay. Yung enjoy, you know, kung makatisod man tayo ng ano, makachamba tayo ng ano, bonus na lang yun. Importante, mag-enjoy tayo. Gagawin natin yung gusto nating gawin, yun. So, yun. Any last words para sa mga ano, mga shoutouts, any releases na abangan nila? Black Shot, let's go. Sige, mga releases namin, yung tulad na na-mention namin kanina, yung dalawang members ng Black Shot na bago, si Aaron tsaka si DJ, may debut track sila, tsaka may debut track sila ang solo nilang dalawa, tsaka may isa pa din na fit ang isa sa mga ka-Black Shot para yung parang welcome track sabihin natin, tsaka yung debut track para sa kanilang dalawa lang para marinig din naman natin yung collaboration nilang dalawa. May lalabas din kaming dalawa, isang kanta din na malupit, sana magustuhan nyo. At tsaka hindi ko alam kung rinig ngayon yung background namin. Wag, ayokong sabihin kung ano yan, basta surprise namin sa inyo, coming soon. Kasama namin Corta Pluma. Powered by Wayne's World. Powered by Wayne's World. Corta Pluma, yeah, kay Cosine. Salamat sa iyo, Cosine. Galing sa bodega. Sana magustuhan nyo. Salamat sa buong suporta na binibigay nyo palagi. At click like and subscribe. Tuloy-tuloy lang yan. Roma Gang, Black Shark Records, Corta Pluma. Let's go. Yeah, bro. Yes, maraming salamat. So, yon, abangan nyo yung track namin, ginagawa namin ngayon. So, paglabas siguro na itong vlog na to, hindi pa siguro labas yan. So, Abangan nyo yung releases ng Black Shark. Marami silang bagong pasabog. At yon, tuloy-tuloy lang tayo. Enjoy. Peace. Peace, pre. Powered by Wayne's World. Yeah. Thank you.